So mga paps, meron akong ikikwento sa inyo mga paps. Sa araw na biyahe ko kanina mga paps, kunting ingat lang po talaga tayo. Ipapayo ko lang yun sa inyo. Kunting ingat lang. Kasi kami naman, nag-iingat kami. Ang mahirap lang kasi, yung nangyari kanina yung bus, nasa gitna yung bus ng kalsada, eh kami naman sa gilid. Eh hindi ko alam sa bus bakit siya bibigla siyang gumilid. Eh nasa gilid na kami, nauna kami, bigla siyang gumilid. Hindi kami naiipit kami, dalawa kami. So galit na galit yung kasamahan kong rider. Ang ginawa na hinabol na yung bus. Tinulungan ko din siyang habulin yung bus para mapagsabihan lang. Pero hindi namin sinaktan, para mapagsabihan lang na munting iingat lang. So yun nga, nahabol nga yun yung bus. Pinagsabihan niya na iingat-ingat lang po boss pag mamaneho, kasi hindi po lahat tayo ano, hindi po lahat tayo mga perfecto mga driver. So konti ingat lang. Delikado na kami mga paps sa nangyari kanina. Kasi ang lakas ng takbo yung bus kanina eh. So ang kami naman, siguro yung takbo namin nasa mga 40 o 50. Pero hindi ko yung kasamahan niya, kasamahan ko lang sa rider na dumadaan. Hindi ko yung kasamahan sa trabaho. Ano siya eh, Foodpanda. Tsaka ako naman, delivery din, rider. Foodpanda siya. Igalit na galit siya. Galit na galit din ako. Eh, pinigilan ko lang kasi mahirap ng mga ano eh, pagsabihin natin. So ngayon, nabindang traffic na mga paps. Kasi yung isang rider na kasamahan ko sa pagka-ipit sa bus, pero hindi kami naipit ha, kung baga hindi kami nasaktan. Galit na galit siya, yung isa. Pinuntahan niya doon. Eh ako, huminto ako. Inanalayan ko sila kasi baka naman mamaya hindi mapigilan yung galit nila. Hindi mahirap din yun. Wala namang nasaktan sa amin. Sinabihan lang namin na huwag muna kayong magmaneho ng ganyang kabilis. O kaya, pwede naman magmaneho ng ganyang kabilis. Ang didiskartihin lang yung timing. Delikado talaga kanina mga paps. Kaya, mga kapwa ko rider, kunting ingat lang po talaga tayo. Hindi po natin kasi ano, hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang nakain yung bus na yon. Eh pagdating, kinausap ng kasamahan ko, siya pa ang galit. Eh, hindi ko alam kung paano siya nagalit dun sa amin. Kasi nasa gilid lang naman kami. Una pa kami ha. Unang-una kami. Umibirtik siya sa amin. Hindi pag umibirtik siya, biglang gumilid. Di bus yun eh. Ang laki, ang haba. Di, naabot kami sa may bandang gitna. Doon nagalit yung isang rider. Foodpanda yun. Doon nagalit. Eh di, sinabihan ko na lang. Pasensya mo na lang yan, pre. Paubayan na lang natin sa kanya. Total, wala namang nangyari sa atin. Ang mahirap lang kasi kung nagkatotoo yun. Nako, yan ang mahirap. Huwag naman sana. May mga pamilya tayo. Ingat lang tayo mga paps, ha? Kasi nasa araw-araw lang sa kamakalsada.
Hindi ko kasi parang hindi ako makamove on sa nangyari kanina kahit hindi kami nasaktan o na disgrasya o matumba. Hindi ako makamove on. Talagang kakabaka-baka. Sige mga paps, yun lang ang gusto ko sana isira sa inyo kasi araw-araw naman talaga ako naskarasada. Yung gusto ko yung mga iba naman yung malaman na yung wala pang alam, yung iba yung may alam na, yung walang alam. Kasi kawawa kasi yung anong wala pang alam, panat lang ng banat. Kaya kunting ingat lang pula talaga tayo ha. Kung gusto niyo mag-comment sa anong mga pinagsasabi ko or gusto niyo magsabi, mag-comment kayo sa baba. O kung sino pa yung gusto magpa-shout out din sa inyo, mag-comment kayo para ma-shout out ko sa susunod kong video pag-upload ko.